guys, and welcome to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang pagdaan namin dito sa Mississippi River dito sa New Orleans, Louisiana. So let's go guys, samahan niyo ako sa ating paglalakbay at pagbabaybay dito sa Mississippi River. So yun guys, bali 12 hours na channeling dito sa Mississippi River. Medyo mababang channeling to. Bali ito yung unang tulay na ating madadaanan dito sa Mississippi. So mahaba-haba itong Mississippi River, kaya ano, bali 12 hours sa channeling mula doon sa ano, hanggang doon sa aming pag-aatrakahan. Kaya enjoy lang muna tayo dito sa ano, sa ating mga nakikita dito sa Mississippi. Sabi pala ni third officer, hanggang doon sa aming pag-aatrakahan o pagdidikitan ng barko. So bali dalawang tulay yung aming madadaanan. So ito, nalampasan na natin yung isang tulay. So bali may isa pa tayong tulay na madadaanan. So guys, magbibigay muna tayo ng konting trivia. So may mga nagtatanong kung ito ba daw Mississippi River yung pinakamahabang ilog sa buong mundo. So according to the World Pact, so itong Mississippi River ay pumapang-apat lamang sa pinakamalaking ilog o pinakamahaba. Bale itong Mississippi River meron tong haba na 6,275 kilometer. Bali yung pinakamahabang ilog sa buong mundo ay matatagpuan sa Africa na kung tawagin na Nile River. And pangalawa naman yung Amazon River ng South America. And pangatlo yung Yangtze River ng China. And pangapat pa tong ano, Mississippi River. Kung makikita nyo yung building na yan saka yung tulay, so bali yan yung pangalawang tulay na ating dadaanan. So makalampas ng tulay na yan, dadaan tayo sa ano, sa siyudad ng New Orleans. Ito na yung pangalawang tulay. So yan, nagpipicture na yung mga kasama ko dito sa barko. So yan yung pangalawang tulay. So bali kung nandito ka sa malapit, akala ko sasayad na yung barko namin dito sa ilalim. Pero may distansya pa siyang clearance na ano. Bali may clearance pa siyang 2 metro. Kaya hindi naman siya sasayad. So yan, lumalampas kami ngayon dito sa pangalawang tulay. So yan, kitang-kita nyo yung pagdaan namin sa ilalim. Halos ano na. Halos sa malapit na sumayad, 2 metro lang yung ano niya, clearance niya. Bale, sabi ni third officer, pag nakalampas ng tulay, mag-slow down kami ng speed, gawa ng magpapalitan ng pilot. So ito na yung ano, yung pilot boat. So bali sakay dito yung piloto. Bali papalitan niya yung ano, yung naunang piloto na nagmamando sa bridge. So dahil mahaba yung channeling, so magpapalitan sila. So aakyat tong bagong piloto, then bababa yung nagkukuman ngayon, tapos ito naman yung magkukuman. Panoorin nyo yung pag-akyat ng piloto sa ano, sa combination ladder gamit ng pilot ladder saka yung accommodation. So ganyan yung trabaho ng piloto, hindi biro. Napakalaki ng risk. Once na mahulog sila dyan, napakalaking aksidente kasi umaandar yung barko. So yan na, kung makikita nyo, nakakyat na yung piloto. Umaakyat na siya sa accommodation ladder papuntang deck. Very nice place, huh?
yan, nasa deck na yung pilot. So, ihatid ni OS saka ni duty officer yung piloto sa bridge para palta naman yung nagkukomandon. Nandito na yung ating piloto sa bridge. And yan nga pala yung ating driver ngayon ng barko, si AB Michael Gabelo. Ito guys, medyo malapit na tayo sa siyudad ng New Orleans. So ito guys, dito na tayo sa tapat ng city ng New Orleans. So yan, bali makikita nyo yung mga building na yan. So bali sa likod ng mga building na yan, tanaw namin dyan yung pinaglalaruan ng NBA team na New Orleans Pelicans, bali sa likod ng building na yan. Ayan guys, so ito yung city ng New Orleans dito sa Missisippi River. So napakaganda ng mga tanawin dito pag napadaan ka dito sa tapat ng city. Ayan guys, kalalampas lang natin at kadadaan lang sa tapat ng siyudad ng New Orleans. So buti na lang din at medyo maliwanag pa nung napadaan tayo dito sa tapat ng siyudad. So nakita natin yung magagandang view. Ayun guys, hanggang dito na lang yung ating video. And maraming salamat sa inyong panonood and God bless us.